back, my first, at ngayon pong araw, ang pag-uusapan po natin ay kung madali nga ba mag-6 game. Si Admin Allen ng Manila Urban Fix. Kaya gumagawa po ako and kami ng mga Fix Gear videos, Fix Gear vlogs, Fix Gear reviews, and cycling content in general. Hindi ko naman kayo pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. At saka, pag-usapan na nga po natin itong pagbabay. Kung madali nga ba, ma-Fix Gear. So mga ka-muffers, kung bago lang kayo and kung beginner lang kayo and kung first time nyo lang ito napanood, ito yung pinaka-first time nyo mapanood, ang tanong ay, madali lang nga ba mag-Fix Gear? So ako, bilang your host, Admin Allen ng Allen Media. Actually, kayo tumawag ko na Admin Allen. So, ako, since ako yung host, explain ko muna sa inyo yung a little bit of background tungkol sa akin. So, ako ay nag-fix gear since 2014. So, since 2014 pa ako nag-fix gear. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, 7 years na po ako nag-fix gear. Pero officially na bumili ako ng fixed gear and officially na nag-permanent residence na ako sa fixed gear noong 2016. So 2016, 17, 18, 19, 20, 21. So 5 years na po akong may fixed gear bike and 7 years na po akong nag-fixed gear. So in short, I guess 7 years is yun. Pretty matagal na. So naabutan ko pa yung mga OG days ng mga fixed gear talaga. So let us address nga yung elephant interview. So ang tanong ay, mahirap nga ba mag-fix gear? So, we need to understand kung ano nga ba ang isang fix gear. Actually, meron akong video kung ano nga ba ang fixie. Kung ano nga ba ang fixie, you can check it out here. And ilalagay ko din na link in the description kung ano nga ba ang fix gear. So, anyway mga kamuffers, fix gear is a very, very simple machine. And of course, it is a bike. Pero sa sobrang simple niya, medyo naging challenging siya. Yes, na parang ay parang counterintuitive siya. Sa sobrang simple niya yung machine, mas naging mas mahirap siya. Bakit nga ba mga kamuffers? Kasi, again, nagde-develop tayo. Nagkakaroon ng innovation. So, isa sa mga innovation, let's see, brakes, shifting gears, para ma-offset, sabihin, para ma-offset yung gradient, para hindi mas mahirap pa-jack. So, yun yung mga example ng road bike, gravel bike, MTB, XC bike, basta mga kung ano-ano na yan. So, isa yun sa mga innovation para mapadali and mas maging, you know, simple gamitin. Pero, mechanically speaking, hindi siya simple. Pero again nga, medyo counterintuitive siya. Pero because simple yung fixed gear, medyo mas mahirap siya. Bakit nga ba mga kamuffers? So, again, for the sake of mga new beginners, pasensya niya mga matagal ang mga kamuffers kung uulitin ko. So, fixed gear is wala siyang preno and isa lang yung gear niya. And the gear is literally fixed. Literally fixed na hindi gumagalaw and single speed lang siya. Single speed ibig sabihin isa lang yung speed. Pero depende sa abas mo kasi pwede naman din yung kabila. Pero again, single speed, like isa lang talaga, hindi siya nag-shift ng gear. So mga kamuffers, sa sobrang simple ng fixed gear, wala siya yung feature na katulad ng RB na mas madali umakyat dahil maka-offset ka by using gears. So you can use light gears pa makaahon ng mas madali. Dito, since isa lang yung gear and fix siya, wala siyang para makapag-offset ng gear ratio para makaahon ka ng madali. So in short, kung ano yung gear mo, yun na yun. During the ride. Or unless palitan mo. Like, during the ride, papalitan mo talaga mismo with tools. Hindi yung by shifting and all. So, since wala siyang ganong feature sa road bike. So, let's say, yung pag-iba-iba ng terrain, hindi madali ang fixed gear. Especially sa mga punchy uphill. Say, tulay. Mahihirapan ka talaga dahil ahon eh. Ahon, tapos sabi natin 48x17 yung gear mo, so mahirap. So in short, yun yung pinakaunang sagot nyo, sabi natin sa punchy hills, sabi natin biglang may aangat, hindi siya gaano madali. Hindi siya gaano madali. By the way mga kamuffers, I'm saying this sa beginner's perspective. Again, hindi lang kinoconsider ko sarili ko bilang may 7-year experience. Inaano ko din yung sarili ko bilang parang point of view na bilang isang beginner para maintindihan nyo din. Para nilalagay ko yung sitwasyon ko sa sarili ko na beginner ako, para ma-explain ko rin sa inyo kung ano yung kinaharap ko yung beginner ako, para mahanda din kayo kapag ikakaharap nyo din. So, pag-usapan naman natin yung braking. So, medyo controversial to and maraming mga matatandang mga naka-road bike na nasa mukha galit dito. And ito yung walang preno ang isang fixed gear. So, that's, paano ko ba sabi to? Ewan ko ah, baka magkakaroon ng mga debate dyan sa baba ah. Meron tayong
preno. It's not just the traditional and alam nating normal na preno, which is yung ganun-ganun or yung ganun-ganun sa MTV. So, ang preno natin ay, again, hindi po siya traditional dahil nakapreno po tayo by pushing back sa pedal and by pushing up sa pedal. So, kina-counter natin yung pag-ikot ng gulong gamit ang chain cranks and pedals. So, kung may magsasabi sa inyo, walang prenong fixed gear, paano tayo nakahinto? Diba? So, meron tayong preno pero kasama na siya sa drivetrain. And meron tayong preno pero hindi siya sa normal na klaseng preno. Parang kakaibang preno natin, parang traditional preno. Parang ancient yung preno natin, you know, dun nga sa drivetrain. So again, yung pag-preno natin is not as efficient as sa road bike and dun nga sa MTB. So in short, mga kamuffers, kapag beginner kayo, hindi madali. I repeat, hindi madali magpreno sa fixed gear kahit magaan ang gear ratio mo. Ako, magaan gear ratio ko noon, naka 48/70 na ako. Pero mga may times ako, yung beginner ako, hindi ako makahinto. Dahil, weak legs ko. Kasi syempre, beginner ako. Tapos, first time ko pa mag-fixed gear. Of course, I mean, paano ba ako makahinto ng efficiently? I mean, literal na parang suicide bike talaga siya kapag beginner ka. So, ano yan eh? Ito yung literal perfect example na the first step is always the hardest. Kasi, kapag nalagpasan mo na yung pagiging beginner mo, let's say amateur ka na or intermediate, madali na lang magpreno, madali na lang magganyan. And ito yung nga yung isang pag-uusapan natin is yung nature na wala siyang free will. Oh, like literal wala siyang free will. Kung gumagalaw yung fixie, yung cranks, edi gagalaw din siya hanggang huminto ka talaga. Because yung cog is literally fixed dun nga sa hubs. Therefore, dun din sa buong rear wheel. So, in short, mga kamuffers, ito naman, pag-usapan natin itong sunod. The nature of fixed gear, one of the example is wala siyang free will. Kapag, let's say, nag-MTB ka or nag-RB ka, maninibago ka ng big time. And marami nga nagsasabi, nakakapagod ba? Actually, hindi siya nakakapagod. Parang, you know, miss siya. Kasi gumagalaw siya ng kusa eh. So, you know, hindi siya nakakapagod. Parang gumagalaw lang din yung paa mo. Pero, nakakapanibago siya dahil again, kapag galing ka sa freewheel, paano kapag biglang gusto mo mag-freewheel, at bigla mong papatigasin paa mo, ang mangyayari, aangat ka, pwede ka tumalik sa bike, pwede ka madisgrasya, which is nangyayari na sa akin yun, 2014, yung first time kong nag-try ng fixed gear, I was like, uy, patay nga yan, biglang puk, tumalik ako, dahil hindi ko alam yung fixed gear na yan, like, first time ko talaga na mag-fixed gear noon, at wala nagsabi na kung anong klaseng bike, and kung anong nature ng bike na to, therefore, disgrasya ako, tumalik ako, dahil hininto ko yung paa ko, dahil akala ko may free will, so, tumalik ako, so, anyway, tama na yung kwento. So, yung nature ng fixed gear, big time na maninibago kayo. Kasi, again, wala siyang free will. So, mga kamuffers, bilang beginner, ako, sabi natin, POV ko, point of view ko bilang beginner. I guess, kung mag-fix gear kayo, Be mentally prepared. Parang mahirap kasi sabihin na be physically prepared kasi. Maninibago yung katawan mo eh. Kahit batak ka, kahit nag-gym ka, sabihin, kahit skip power lifter ka, ano, kapag nag-fix gear ka, kahit sobrang batak ng legs mo, ano, kahit nag-press ka ng sobrang bigat, maninibago pa rin yung katawan mo eh. Para sa akin, yung be physically prepared, I guess, hindi ko siya parang, you know, paano ba ito? Parang hindi ko siya nirecommend kasi yung physical preparation and yung parang magiging familiar yung katawan mo, yung legs mo physically, it will, ano yan eh, parang throughout your fixed gear or biking experience, masasanay yung katawan mo eh, masasanay yung legs mo eh. Parang kahit anong prepare mo, hindi mo siya mape-prepare. Kasi ano yan eh, may kakilala din ako na nag-gym, na sobrang lakas mag-gym, kahit sa legs, sobrang lakas. Tapos yung nag-bike siya, pinulikat siya sa legs. So, paano talaga eh? Kasi parang ibang use of muscle pa rin eh. Again, maninibago yung katawan mo. So, I guess yung physical preparation, it will go along the way na yan eh, sa pagbabike mo ng fixed gear. So, I guess yung pinaka dapat mong gawin is mental preparation. Parang i-prepare mo yung utak mo na, uy, fix ito. Wala tong preno, wala tong brakes, wala tong free wheel.
So, kailangan hindi ako magmabilis tulad ng RB kasi hindi ako makakapreno ng maigi. O kaya, dapat hindi humihinto yung paa kasi walang free will to. Baka tumalsik ako sa bike. So, I guess kayo mga beginners, kailangan nyo talaga ng mental preparation. Kasi, ano siya eh, again, hindi siya the normal bike. You really need to prepare mga kamuffers. Kailangan talaga siya, ano, kailangan talaga siya ng mahabang pasensya. Kailangan mo siya bigyan ng mahabang pasensya. Kailangan mo siya bigyan ng time and effort talaga to fully enjoy and to fully conceive itong ang sa pag-fix gear. And again, mga kamuffers, sasabihin ko na sa inyo, hindi naman sa pagiging, ano, I mean, hindi naman sa pagiging rude and all, but fixed gear is not for everyone. Mga may tao lang talaga na nakapag-stay. Again, beginners to pamatagal. Mga may tao lang nag-i-stay sa fixed gear dahil it could be either na-enjoy nila or natotolerate nila. Dahil mga may kakilala din ako na nagsimula ng fixed gear, natuto mag-fixed gear, natuto mag-brakes, natuto sa nature ng fixed gear na hindi mag-freewheel. Pero hindi talaga nila nagustuhan, masakit sa kanilang legs sa pag humihinto, hindi enjoyable. So in short mga kamuffers, fixed gear is not for everyone. Let's say, hype na hype ka mag-fixed gear, bumili ka ng Pixie, ganyan-ganyan. Tapos nag-fixie ka mga 1 month. Nawalan ka ng gana. So mga kamuffers, sinasabi ko na sa inyo, hindi madali ang fixed gear sa una because the first step is always the hardest. And again, fixed gear is not for everyone. Pero I guess it might be for you. Ako para sa akin mga kamuffers, at first talaga, like inis na ako sa fixed gear. Dahil ang hirap niya i-bike at first. Pero ngayon mga kamuffers, mas gusto ko na yung fixed gear. Kesa road bike at kesa sa MTB. Mas malaki pa yung confidence ko at pagka-complacent ko sa pagbababa ng tikling sa pag-downhill sa fixed gear kesa sa isang road bike or MTB. Ganun na ako ka-fall or ganun na ako ka-in love sa fixed gear and ganun na ako kasanay sa fixed gear. And I'm pretty sure na hindi na ako papalit sa buong buhay ko. I mean, pwede ako bumili ng MTB or RB, you know, pang long ride, ganyan. Pero, in short, yung pagmamahal ko talaga sa fixie and yung love ko sa fixie and yung parang depth ko sa culture ng fixie, yung pagkalalim ko sa culture ng fixie, parang hindi na talaga maalis, forever na ako malulunod dun. And hindi naman ako nagreklamo. So again mga kamuffers, sana nakagawa ito ng magandang impression or bad impression sa pag-fixie. Pero again, in summary, hindi madali mag-fix gear and it will take dedication and time para mag-fix gear. So again mga kamuffers, will you take the risk na katulad ako na hirap na hirap mag-fixie pero tinuloy pa rin and therefore na-fall in love ako dito sa fixie, sa culture and its nature. So bye-bye mga kamuffers. Ride safe and mag-helmet kayo kapag gagawin nyo kung magpa-practice kayo ng fixie. Please, parang awa nyo na baka mabash yung, you know, yung fixie community dahil may madisgrasyong mamatay dahil sa negligence. So again, mga kamuffers, please, kung bago pa lang kayo sa fixie, mag-ingat kayo. And kung hindi talaga para sa inyo, kung ayaw talaga ng katawan nyo, kung ayaw talaga ng isip nyo, please, huwag na lang pilitin, you know, bike is bike, you know, bike is bike! So mga kamuffers, RB, MTB, bike, fixie, I don't care, basta bike is life. Mga kamuffers, as usual, ride pretty safe, then huwag pula lapit sa akin bus, sumunod sa batas traffic ko, and mag-ingat and helmet. Bye-bye!